it was a break with my friend, with my friends, and then nag-tour na kami. Last time nag-usap tayo, Pops, ano, di ba si Robin nasa America, bibili siya ng Wish Bus. Naalala ko yun eh. Robin is still in the States. Uh-oh. Si Ram din nasa America. They're both staying there. They decided to stay there first. Si Kuya performs, records, sings also. He has shows. Si Ram naman is still doing his animation stuff, but he works for a fast food place. Totoo ba? Tinuloy niya yung animation? Ang tagal na nung Pops, di ba? So, sabi ni Martin kasi last time, sa concert niya nung kailan lang sa resort siguro, as a Soler, supposed to be si Ram daw, uuwi ng Pilipinas, yes, doon sa concert niya. Oh, ang concert ni Martin nasa States na, di ba? Oh, yeah. Pero meron siyang benefit concert nun sa Soler. Okay. Supposed to be nandun din si Ram. Yeah, yung dito nakaabot. Kasi he really wanted to stay there first. And, of course, malalaki na yung mga anak namin. Correct. They have their own, kumbaga sa mind. Yun ang gusto nila. And they want to try it out. And I think they're doing very, very well. They're working very hard. I'm very proud of them. Hindi madali maging independent doon, di ba? I mean, it's a lot of hard work and they don't mind doing the hard work. And I really love that about them. Maraming natuwa doon sa nawabas na pictures niyo noon sa Instagram. Parang blended family na kayo. Tama ba yon, Pops? Agree ka ba doon? Blended? Kasi we are very blended, yes. Iba ng panahon, di ba? Wow. So, ganun na talaga. And okay naman because I want my boys to also be very close to Santino, their brother. Ganun din kasi kami, di ba? Meron din akong mga half-sister, half-brother. And pinalaki kami together. So, the situation will be that situation. But I think the most important thing is what we do about the situation to help. Kumbaga sa to help better everybody's relationship. Correct. At saka hanggang sa loob, Pops, no? Anong feeling? Anong, gumaan ba o wala lang? Na-let go ba? Hindi anumang, ko ano? Inakala na kakayanin ko dahil nung araw, syempre, that's parang, it's far from my mind. Pero kaya naman. And yun na nga, pag nakita mo naman, mga anak mo and si Santino, kumbaga sa hindi naman sila kasali sa mga storya namin nung araw. Okay na yun. Kasi ang dami nang nangyari, ang dami na namin kumbaga sa pinagdaanan also in separately, individually. So, we just have to learn from our past, diba? Oh, ang daming humanga sa'yo pa. Hopefully, yun na nga. We better ourselves. It's not, it's also for ourselves. Napaka-forgiving mo daw, Pops. I think, ano lang naman, I think it's how we adjust natin. And I think that's the very, for me, kasi yun yung pinaka-the best na mangyari. Kasi nga, ayaw mo rin naman na meron ka pang dinadala na galit, sama lang. Parang ang tagal-tagal na. Ang dami lang ang nangyari. Correct. Parang may okay. Kinalaman ba yung COVID? Kaya parang okay na rin. Siguro. Ganun. You know, you'll diba? Never know. It's a bagong realization. Yeah, it's a, but this happened even before COVID. It's really, you just don't know. Or yun na nga, I think we just have to be grateful na okay tayo. I always post this kasi I believe it. Na we should always be grateful for all of our blessings. Every day is a blessing, diba? Totoo yan, hindi natin ano. So, masaya na lang dapat. Oo, tapos sabi ni Martin, nagka-COVID daw kayong lahat after nung magkita-kita kayo dyan. Sa US, no? New Year's. Yes, new years pagpasok namin, daw ng taon, lahat yes, kayo may sakit. New Year's namin, naka-quarantine kami. But thank God, it was just mild. Okay. Diba? Hindi naman siya complicated. So, or serious.
So yeah, it got me closer to my boys kasi we shared. I made sure na we were just in one suite. Yun. Wala lang. At ang tagal ng bonding ninyo? Pag-ising mo kami-kami lang. Kasi gusto-gusto na nila lumabas. Alam mo yun. Na pwede naman, kaya lang paraning pa ako. So, nag-stay pa rin kami. Kasi kanayang mo pag nagdaanan ng COVID, Pops, no? Tapos dito sa concert nyo, di ba? Yes, nag-quarantine. Pero dito, okay naman kami. It's just that para running lang siguro ako and just to be, kumbaga sa, kumbaga sa I did my share. I didn't wanna go out. Just in case. Correct. Diba? Para wala kaming mahawa. Although there, parang they treat it like it's a sipon na lang. Correct. Diba? Parang even, I think, tama ba yung narinig ko, on the third day, if you get it, pwede ka na mag-work sa mask. But anyway, I still wanted to be sure. Ms. Pops, medyo ano ba, nang hinayang ka na dapat magiging apo ka na or magkakaroon ka na ng ipag na Cecilia, tapos biglang... Ipag-manugan. Diba, biglang ano yung nangyari na sana Cecilia yung magiging ipag. May ganun ba? Parang well, botong-boto ko kay Cecilia before. I love Zia. She's such a sweet, nice girl. Napakabait na bata. But hindi naman, kumbaga sa... Sila naman yung relationship. So, syempre, as a parent, as a mom, we have to respect their decision. But like I said, I know that they're still good friends. I think they still communicate. So, yun naman yung maganda niya. Hindi ko ba ng advice sa Robin sa'yo? Pwede din sa pag-ibig? Magiging iba si Kuya. Ay, hindi. Hindi. Although, pinapangaralo ko siya. Ano na ngayon, diba? Ako kasi my mom was so strict with me. I have two boys. So I want them to be able to decide for themselves. Every so often, magbibigay ako ng advice, pangarap. Minsan sinusunod. Siyempre, minsan they have their own plans and they have their own ideas. So I have to respect that also. Pero alam mo, Paps, nung nakita ko yung Instagram ni Zia, di ba, namin bumati sa kanya. Even you, nag-post ka ng congratulations something. Pero yung iba lahat, nireplyan niya, except for yung message mo. Is there something between you and Zia? Napansin mo pa yun? Hindi. Very obvious. Ano mo naman, siguro. Kasi even kay Martin, naglagay siya ng emoji. Kasi inisa-isa ko eh. I will not take that in a bad way. Oh, okay. Baka na ano lang. Na-miss lang niya yun. Na-miss out lang niya yun. But no, as far as I know, we're very okay. Okay kayo. When was the last time nagchikahan kayo ni Zia? Matagal na siya. Oh, nung sila pa. Huwag niyo nang intrigahin. Hindi, yun lang. Na-curious lang ako. Hindi. Bakit mo nang ano sagot? Baka naman sa sobrang dami rin nag-message, hindi na niya nabasa lahat. So, as you know, at the end of the day, things happen for a reason and sometimes they happen for better reasons. So, baka naman, not baka, that is, kumbaga sa yun yung life na talaga. Excited ka na bang ano, maging apo, ay lola. Maging lola din po, maging lola to your... May girlfriend na ba? I mean, doon sa dalawang son niyo po. Ayoko silang i-pressure, honestly. Kuya, matagal na kasi yun ng... Parang ngayon yun lang ba na rin? Oo. Kasi 2 years pa din. Hindi, tsaka ngayon lang nag-interviewan, 2 years, di ba? Matagal na silang... Because nga, well, I really don't know what it is. Again, I respect their decision. But as much as I want to, ayoko talagang i-pressure yung mga anak ko. I always tell them, nako, napakadali namang magka-anak, di ba? But are you ready for it? Emotionally, physically, financially. Di ba kasi yun eh? Once na nandun ka na, it's... Hindi ka na makakatalikod. Oo, hindi naman yung pwede kusoli mo. Dapat sobra silang prepared. Yun lang naman. But of course, if it happens, for sure, hindi na nila makikita. Ano tawag niya sa'yo, Lola Pipay? Tsaka na natin na isipin. Huwag mong i-pressure mga ako. Ang cute kasi, no, Pipay, no? Okay lang yan. If it happens, it happens. Like I said, I want them to be very ready. And then again, no one's really too ready. But pag yung, gusto ko yung sila mismo magsabi, okay na ako, kayang-kaya.